totoo lang, no, sa Facebook ads, ito yung lagi ko na sinasabi nga na importante na hindi mo dapat titignan yung ads mo on a day-to-day basis. Like, magde-decide ka na on a day-to-day basis. Okay? Kailangan, bibigyan mo na siya ng sapat na testing or sapat na time para mag-optimize. Kasi kapag nasa learning phase, may mga araw talaga na wala pang walang result. May mga araw na may result. May mga araw na bagsak yung result. May mga araw na mataas yung result. Ito, pag tignan pa natin, no? So yan, pero nung numbers, ito medyo tumaas na, 5.41. Pero sige, nirun ko pa rin, okay lang naman. Kasi kahit papaano, nandun pa rin. Kasi nakita ko na profitable pa rin. Okay? Kaya, kailangan talaga, no, pag nag-advertise ka, iba talaga yung mindset, eh. Hindi dapat kung saan ka makakatipid, eh. Kung ano yung nagpo-produce ng profit talaga para sa'yo, no? Kasi ito, let's say, kung ang mindset ko dito, basta makatipid ako, in-off ko na to. Kasi ang mahal masyado. Pero kung in-off ko na agad yan nung day one or before pa mangyari yan, sayang, hindi ako nakapag-produce ng sale. Hindi ako nagkaroon ng accurate na data na kaya para maging profitable nitong ad na ito. So mangyari dyan, gagawa na naman ako ng ad, yung gawa ng interest, back to zero na naman. Diba? So yon. Yan yung second day pa lang yan. Okay? Ngayon, punta tayo sa third day, October 28. Okay? So, bumaba na yung numbers niya. Okay? Naging okay na. Diba? Imagine kung pinatay ko na agad yun, second day, dahil lang nagpanic agad ako na ganun agad. Diba? So, ayan. Kung makikita mo, maganda rin yung numbers niya. Mas maganda pa. 8 website purchases, maganda agad yung results. Mas gumanda pa. Tapos yung click-through rate niya, mas tumataas pa. No? So, talagang sa mga first days ng pag-run mo ng Facebook ads, talagang ganun siya. No? Up, down talaga siya. Okay? Kaya yung ako, kapag nag-read ako ng data, mostly 3 days, yung pinaka-minimum ko, 3 days bago ako maglagay ng decision. So ito, pangatlong araw na to, di ba? 26, 27, 28, nakita ko na profitable talaga siya at ang ganda ng numbers niya. So dahil dyan, pwede kong gawin ito, 26 to 28, i-average ko. Pero yung pinaka-advice ko talaga kung kaya mo hanggang 5 days. Okay? Pero since tayong gusto mag-ano agad, umaksyon agad, pwede na yung pinaka-minimum is 3 days talaga. Ayan, nung tinignan ko, 3 days data reading, very profitable talaga siya. At ang daming nag-take action yan. So imagine, first day, wala akong na-produce na result. In-off ko na agad. Sayang. Diba? Kaya dapat, hindi dapat tayo nagpapanik agad sa first day na, alam mo yun, na nagde-decide na agad, no? Kasi ganun na ang bagong system. Dati talaga, nung before ng Apple iOS, kaya mo na agad mag-decide. Kahit na ano pa lang, 12 hours pa lang nagra-run, natulog ka, pagising mo, kaya mo na agad mag-decide dati. Pero ngayon nga, dahil nga sa Apple iOS update, medyo kailangan ng mas mahabang time of testing. Okay? So yun, pinaka-advice ko, at least 3 days. Okay? Ayan. So ganyan yung naging result niya. Hanggang sa ngayon, okay pa rin. Kaya tinutuloy-tuloy ko siya ngayon. Yan. So, mas gumanda pa. Okay? Kung mapapansin mo, mas nag-stabilize na siya or nagiging stable na. No? Nagiging stable na yung performance ni Facebook ads. Okay? Kasi nakapag-produce na siya ng data at hindi ko ine-edit, hindi ko ginugulo yung pag-aaral niya. Hinahayaan ko lang siya. Kaya talaga yung mga araw na yan, yung mga 3 to 4 days na yan, hindi ko binubuksan yung ads. I mean, binubuksan ko yung ads manager ko para lang tignan ng mabilis. Pero hindi ako yung tipong matagal na nakatitig dyan tapos gusto agad i-edit na maging impatient. Talagang ginagawa ko yung ibang activity sa business ko para maging busy na hindi ko gagalawin tong ads manager ko. Okay? So, pwedeng sumasagot ako ng mga inquiries sa group page, sumasagot ako ng mga questions, nag-iisip ako ng mga ideas kung ano mga topics na pwede pang pag-usapan na para ma-improve pa yung community natin, yung mga ganun mga bagay, no? So, ayan. So, talagang hands off ako sa ads manager niyan. Hinahayaan ko lang talaga siya na mag-learn, no? Tapos, pwede pa natin tignan ito, yung performance niya. Okay? Dito. Sa ad sets. Tapos,
kung makikita mo, meron ditong inspect dito sa right side. So, kiklik mo tong inspect. Okay. So, walang nilalagay dahil nga ano siya, masyadong konti yung data. So, nung una, dito, yung calendar, i-run ko hanggang ngayon. Check natin yung data niya. Ayan. So, ito yung performance ng ads mo. No? So, para explanation ni Facebook kung paano nagpa-perform yung advertisement. Since 4 days ko pa lang siya nirarun, kung makikita mo, yung first result na pinroduce niya, 0 purchases. Okay? Or 0 cost per action. No? So, ayan. So, sa inyo, baka cost per message. Sa inyo, baka cost per click. Yung mga ganon. Depende sa objective na pinili mo. No? So, ayan. So, 0 purchases. Na yun, kung hindi ko alam yung ginagawa ko or wala ako ng mga guidelines na yon, yung mga numbers na tinuro dito sa course, malaking chance talaga na magpapanik ako. No? Malaking chance na magpapanik ako to the point na yung turn off ko na agad siya. Tapos gagawa na naman ako ng panibagong ads. Okay? Pero yun na nga, since alam ko yung numbers na yon, which is in-explain ko rin sa inyo sa module number 7, tinuloy-tuloy ko siya. Kasi naintindihan ko na si Facebook, nasa learning phase pa siya. Okay? So, nung nag-next day, yan na, nagkaroon na ng profit. Okay, naging maganda na yung leads, maganda na yung profit, pero okay lang, average result lang, no? Hindi ganun kaganda kasi kung makita mo, cost per purchase niya is mataas pa rin. 100 pesos per purchase or sabi natin, mataas pa rin yung ano niya, yung numbers niya. Okay? Pero yun, mataas pa rin yung numbers niya kaya sa ibang mga Facebook advertisers, doon pa lang parang nagpapanik na agad yun, ni-run niya ng ano, ng 200 pesos per day. Tapos, yun lang yung na-produce. Ang taas pa rin ng cost per result. Most of the time, ito turn off na niya agad yan. Tapos, gagawa na naman ng bagong ad. No? Most of the time. Pero yun na nga, since meron tayong pina-follow na numbers, na guidelines, di ba? So, pwede pa rin ituloy. So, sa akin, pina-follow ko kasi yung guidelines yun. Tinuloy ko pa rin siya. Nung third day, ayan na. Naging mas tumaas na, mas gumanda na yung result niya. At kung makita mo yung cost per result niya, ang sobrang baba na. Okay? So, nung first 2 days na yun, kung dun pa lang ako nag-decide, sayang. Okay? Yung ads ko, magiging profitable pala, gaganda pala yung performance, tinurn off ko agad. So, nasayang yung ginastos ko sa first day na 200 pesos at second day na 400 pesos. Yung pala, yung ganda ng performance ng ads ko, lalabas na siya sa third day. Hanggang sa fourth day, kung makita mo, yung graph niya, stable na siya. Hindi nang ganun. Hindi nang biglang spike, di ba? First day, bagsak. Second day, biglang spike. Nang ganyan. Tapos medyo bumaba siya nung third day. Okay? Siguro kung dito parang cost kasi tumaas, di ba? Dito parang naging normal na yung cost per result niya. Tapos sa next day, ngayon, nandun na. Nasa normal na yung ano niya, yung cost per result niya. Nagiging stable na siya. Kasi, ibig sabihin yun, medyo natatapos na siya dun sa learning phase niya. Okay? Kaya yun, sa mga first days talaga ng Facebook ads mo, expected talaga na minsan walang result, tapos minsan sobrang taas ng cost per result, minsan sobrang baba naman, hanggang sa pagtagal ng ads mo, magiging normal level na siya. Okay? Ganyan ang timeline or ano ba tawag doon, lifeline ng isang Facebook ads. No? Kaya yun yung like kong ina-advise kapag may tatanong na may nagpo-post na gano'n na agad kataas yung cost per result, pwedeng tanongin doon, ilang days mo na ba ni-run? Or like kong ina-advise, hintayin mo ng 3 days. No? Huwag mong galawin yung ads manager mo, hintayin mo yung 3 days bago ka mag conclude kung ano nangyari doon sa ads mo. Pero kung mas matagal na testing phase, ang kaya mong ibigay, mas maganda. Actually, mas maganda kung 5 days eh. Pero yung third day, sige, pwede na yon, no? And by the way, 200 pesos per day to. Ito yung ina-advise ko sa inyo sa course natin na start minimum. Okay? So, ibig sabihin, kahit na 200 pesos man lang yan, 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos kung mag-start, kaya mo pa rin makapag-produce ng effective na ad. Ayun eh, ito yung sinasabi rin nga na dapat mas makinig ka talaga sa data na binibigay sa'yo. Okay? Actually, marami rin akong nakausap before. Binigyan ko siya ng advice kung paano gagawin yung Facebook ads. Yung binigay kong advice,
mas lalong hindi gumanda yung performance. Mas maganda pa yung performance doon sa dati niyang ads. So sinabi ko sa kanya, okay, saan ka mas makikinig? Sa akin o sa data na binibigay sa'yo? So mas nakinig siya doon sa data, no? Mas accurate yun eh, di ba? Mas accurate yung data na binibigay ni Facebook, mas makakapag-decide ka ng maigi kung ano ba dapat gawin doon sa ads mo. Diba? Kahit anong diskarte man yan, pero kung yun yung binibigay talaga sa'yo ng data, yun yung sinasabi ni Facebook na talagang hindi pinapansin yung ads mo, hindi talaga effective or effective siya, yun yung mga numero, no? na dapat mong tignan. Yan yung hindi magsisinungaling sa'yo. Diba? Yan yung, kasi kapag sa ibang tao, pwedeng ito, pwedeng yan, pero yung data, yun talaga yun. No? Ayan. Okay? So, basta sa akin, sa simula, or ito rin yung ina-advise ko rin, no? Sa simula, talagang focus ka doon sa numbers na tinuro sa module number 7. Kung gusto mo rin ng mga step-by-step videos kung paano magsimula sa Facebook Ads, i-click mo lang yung video dyan sa taas. At kung gusto mo ng mga ganitong klaseng mga videos, i-click mo lang yung subscribe button sa baba. And by the way, kung gusto mo rin ng free crash course at maka-join dito sa group na to, i-check mo lang yung mga link sa video description. Once again, I'm Raymond Tabake and I hope to see you sa mga next video.